Hello everyone, Ideal Aileen here. Welcome back again to my channel. Para sa video natin ngayon, paano ba tayo magka-cash in sa ating GCash account nang walang charge? Up to 50,000 per day. Kung interesado ka, watch till the end of this video. Kung inyo pong matatandaan, nag-announce ang 7-Eleven na every time na magka-cash in tayo gamit ang click machine, magkakaroon tayo ng convenient fee na 1% sa amount na ika-cash in natin. Meron pa tayong 8,000 monthly limit na kung saan once na na-reach na natin yung 8,000, magkakaroon tayo ng 2% deduction every time na magka-cash in tayo sa ating GCash account. Sa video ko na to, magbibigay ako ng tip or paraan kung paano tayo magka-cash in nang walang charge sa ating GCash account. Dapat meron tayong fully verified na GCash account. Meron tayong GSave account na nakalink sa ating CIMB Bank account. Ang una nating gagawin, maglalagin tayo sa ating CIMB Bank app para mag-create ng barcode. Gagamitin natin ang CIMB Bank Cash-In para makapag-cash-in tayo sa ating GCash. I-tap lang natin ang cash-in. Tap over-the-counter cash-in. Tap 7-Eleven. And then mag-select tayo ng account. Meron tayong AppSave account at GSave account. Ang pipiliin po natin ang GSave account. Ang next ay amount. Pwede tayong mag-cash in up to 10K per transaction. 50K naman ang maximum cash in per day. Kung 50,000 ang ika-cash in, magkakaroon tayo ng 5 cash in transaction na mayroong 1 minute gap kada cash in transaction mo. Tap next at pag okay na ang barcode, pwede nang pumunta sa any branch ng 7-Eleven para sa payment. Then pagdating mo sa branch ng 7-Eleven, i-scan nila yung barcode na create mo. Once na nag-process na siya at nag-successful yung transaction mo, magkakaroon ka ng email or makakatanggap ka ng email na nag-receive ka or nag-cash in ka sa 7-Eleven. Pag okay na, pwede nating i-double check kung updated sa ating CIMB Bank. Maglalagin tayo, makikita natin sa dashboard, updated siya. Ang maganda dito, nakikita kagad natin yung transaction natin na nag-successful. After ma-double check, log in sa GCash account o GCash app. Sa dashboard mo, makikita mo, tap mo yung GSave. Sa savings account natin, dito natin makikita ang total savings balance, withdraw, at ang deposit. Para makapag-withdraw, tap withdraw, enter ang desired amount. Paalala lang, meron tayong daily withdrawal limit or transfer limit from GSave account natin to GCash wallet na 100,000 pesos per day. Pag okay na, tap next. I-double check mo, reviewin mo kung okay na sa'yo yung amount na gusto mong i-withdraw. Pag okay na lahat, tap confirm. After mo mag-confirm, makaka-receive yung registered GCash number mo ng 6-digit authentication code. Enter mo lang ang 6-digit authentication code and tap mo lang yung submit code. Hintayin lang ang pag-process. GSave withdraw success. Once na mag-pop up na ito, ibig sabihin, successful ang transaction. Sa ating dashboard, makikita natin na yung wallet balance ay updated na, nadagdag na yung ating withdraw sa ating GSave. Maari nang gamitin, halimbawa sa sending money, express send. Provide natin ang GCash number ng ating receiver na pagpapadalhan at amount kung magkano ang ipapadala. Pag okay na lahat, tap next.
Ang next, kailangan i-confirm lahat ng details. Pag okay na, tap send. Kapag nag-pop up na ang transaction receipt, successfully sent na yun. Nabawasan na ang wallet balance mo. Ito ang summary ng step-by-step tutorial video. First step, create a barcode to your CIMB Bank app. Step 2, magpunta sa any 7-Eleven store para sa payment. Step 3, double check sa ating CIMB Bank app. Step 4, log in sa GCash account, mag-withdraw sa GSave account. Step 5, check sa ating GCash wallet balance kung nadagdag ang withdraw. Surely, makatulong sa'yo ang video na ito at maging guide mo kung paano tayo mag-cash in sa ating GCash account nang walang charge at para maiwasan ang 8,000 monthly limit. Thank you so much for watching. Please like and share this video and don't forget to subscribe to my channel and click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pang videos. See you on my next video!